Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So, andito na naman ako. Mag-a-analyze na naman. So, itong larong i-analyze ko, ang kalabang ko dito, yung number one player ng Pilipinas, na si Grandmaster Ino Sadora, or Julio Sadora. Julio Catalino Sadora. So, itong game namin na to, sa Etch Debunk to, 2015, medyo malungkot yung nangyari sa tournament na to. Hindi dahil sa performance, kasi ito yung tournament na na-accident yung father ko sa Vietnam. Kaya medyo ngayon ko lang binabalikan to, itong mga laro dito. So nakamove na naman ako doon, nagkwento pa ako eh. So nakamove na ako doon. So ano ko na to, i-analyze ko na. So hindi ko muna sasabihin ang resulta kasi may magagalit na naman sa comment section na para daw kaming nagpapalabas ng boxing na alam na yung resulta. So, i-analyze ko na po. At bago ko simulan, para dun sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel namin, please subscribe to our YouTube channel. Nakikita nyo yan, yung mga sa harap ng sa taas ng video ko, tatlo-tatlo pa yan. Subscribe po kayo kasi nakikita namin 66% ng nanonood ng videos namin hindi pa naka-subscribe. Kung nag-e-enjoy po kayo, please subscribe. At kahit hindi kayo nag-e-enjoy, subscribe po kayo at like nyo na rin yung video na to. So, puti po ako dito. Yan. So, E4 po ako, as usual. E6. Then, B3. So, ito pong linya na to, nakita ko po ito sa libro. Ang pangalan ng libro, sa SOS ata or sa isang chess-based magazine na book. So, nakita ko po yan. Yan ang tinira ko kasi medyo tinatamad ako mag-aral ng mainline dati at matrabaho at sunod-sunod yung tournament. So, nagre-rely ako sa mga sideline. Kaya yan po ang tinira ko at dito, syempre, D5 ang ititira ni GM Ino. GM Ino po yung tawag namin dyan, Kuya Ino, yun po yung nickname niya. Then ang tinira ko dito is Bishop B2. So, ito po talaga yung linya dito, ginagambit tong pawn. Tong pawn dito, kasi pag kinain po yan, merong knight C3, yan, ganyan. Then kung sakaling mag F5, EF3 lang po yan, pagkain, then knight takes. Then malakas yung pressure doon, nakadevelop na yung tatlong pyesa, Bishop C4, tas queen E2, tas castling queen side, malakas po yung atake sa king kasi hindi pa nakadevelop yung mga pyesa ng black eh. So yan po yung linya na yan, pwede nyong itry pero practice nyo po muna bago sa tournament agad isabak. So dito knight F6 lang po ang tinira ni Kuya Ino, yan. Then E5 na po yan kasi pangit naman na ipakain mo yan na hindi madadamage yung pawn structure niya. So kailangan mo ng E5. Then after knight FD7, F4. So as makikita nyo, normal lang naman. Hindi siya yung traditional na mainline pero depensado tong pawn dito sa E5. Kasi yung pawn sa E5 malakas po yan eh. Hindi makapunta yung knight niya doon. Then medyo nag-gain ng space kahit konti. So dito, C5 po ang tinira niya. Normal din, counter-attack. Then dito, napaka-importante kung ititira nyo tong line na to, kailangan alam nyo po yung Queen G4, ayan. Kailangan i-apply nyo po yan. Kasi, itong queen na to, dyan po active yan, sa G4 or sa G3. Kasi pag binarahan mo yan, halimbawa mag knight F3 ka agad, pangit po yung queen dito, walang ginagawa. So, ito po yung isa sa mga exception to the rule na kailangan na, I mean, diba dati, dapat sinasabi na wag ilalabas yung queen sa opening, develop agad muna yung mga minor piece, pero minsan po hindi nag-a-apply yon, lalo na pag close yung position. Tulad po nito, close na close yung position. So dito, mas maganda na ilabas muna yung queen. Then bago yung knight. So dito, nag-knight c6 po si GM Ino. Then knight f3. So nakalabas na po yung ano ko, yung knight, yung queen active doon. Yung bishop niya hindi makalabas dito. Pero hindi naman po niya kailangan mag-develop muna. So dito, ang tinira po ni GM Ino, A6, then Bishop E2, so develop na po ako, normal na development na, pero nauna lang yung paglabas ng queen doon kasi nga kailangan ng gugulo agad yung queen doon sa linya po na ito. So after A6, Bishop E2, G6 po, yan, para pwede niya nang ilabas yung bishop doon.
Then, pinipigilan niya rin yung F5. So, napakaganda din tira niyan. Then, castling lang po ang ginawa ko dito. B6, okay. Knight C3. So, makikita nyo, develop na lahat ng pyesa ko. Pero, hindi ibig sabihin po nito, lamang na kaagad ako. Yun po talaga, yung chess eh, mahirap din talaga eh. Hindi porket naka-develop ka na, lamang na kaagad. Maaaring slight advantage lang, pero mahirap pong i-realize yung advantage. Kasi nga, close po yung position. Mahirap maka-atake ka agad. So, dito, na Queen E7 po si yung kalabang ko. Then, after Knight D1, Bishop G7, Knight E3. So, makikita nyo, from there, yung knight ko galing sa C3, umikot po dito. So, yan po talaga yung plano dyan. Knight E3. Then, ang magplano po dyan, magdi-D4, then C4. Para mabuksan yung center, since medyo lamang ako sa space. Pag nabuksan yung center, maaaring ma-exploit ko yung square na D6. So, yan po yung typical plan dyan, yung D atake sa king. Kasi, makakakasting at makakakasting yung king dito eh. So, dito, medyo nag-bishop B7 lang si Kuya Ino. Gusto niya mag-castling din dito. May choice siya. Then, after Queen G3, inatras ko po para may depensa dito. Nag-rook G8 po siya. Then, after D4, dito po parang medyo naging careless po siya sa decision niya. Nag-G5 siya. So, hindi naman kailangan. Siguro pwede kunat lang. Castling lang siguro dito. Or pwede nga hindi na siya mag-rook G8 eh. Castling na po kaagad dito eh. Pwede rin po siguro yun eh. Pero ano po eh, medyo parang pares kami ng style ni Kuya Ino. Gusto niya rin ng atakihan at magulong laban. Kaya rook G8 po yung pinili niya. Yan. Then after D4, nag-G5 po siya. So, after G5, naka F5 po ako. May atake kaagad doon. Pwede mag F6. Pwedeng kumain doon, then mapapasok yung, mabubuksan yung file, may pasok ako somewhere sa F7. So, after this, kinain niya po si takes D4, knight takes D4, then knight C takes E5. So, pawn up na po siya. Kaya lang, yung king niya sa ngayon, nasa gitna. Tapos, ma-check po yan. Kasi after F takes E6, yan po yung nangyari. F takes E6, bishop H5 check. So, makikita nyo, mapo-force bumalik dito kasi pag tumira ng knight g6, natatandaan ko pa may mga tira po akong queen c7. So may mga tirang ganyan. Medyo annoying po 'yan, inaatake doon yung queen andito na. Tapos may mga knight f5 pa na possible din po 'yan. Doble atake doon. So medyo lalamang na po ako. So dito na king d8 na lang siya. Solid naman yung center sa ngayon. So dito po, pause nyo po muna yung video. Tapos, try nyo po isipin kung ano tinira ko dito. Hindi po brilliancy, pero saktong ano lang, saktong tira lang. Kumbaga, useful move din, kahit pa paano. Pero, hindi ko sinasabi the best move. So, pause nyo po for 5 seconds. Then, sasabihin ko na po yung tinira ko. 1, 2, 3, 4, 5. Okay po. So dito, ang tinira ko po dito, King H1. So yan po. Kasi po ako, usually, gusto ko atake ka agad. Pero yung mga time na to, aware na din ako sa mga possible counter ng kalaban. Kasi po, ang isang plano ko dito, mag-knight F5. Yan. Then may makakain doon, then bitin tong knight dito. Kaya lang, pag ganyan po, may check doon. May mga check doon, which is ayoko mangyari. Kasi kahit mag bishop d4 ka, pwedeng mag knight f3 check. Then may makain dito. Yan po yung inavoid ko. Ayoko na at the end of some line, at the end of some variation na gagawin ko, makaka-check po siya doon or makaka-check dito. Kaya ang ginawa ko, king h1. Yan po yung tinatawag na ano ba yun? Parang prophylaxis. Parang ganun, prophylactic move. So gusto ko lang po ma-avoid yung ganun bago ako ipagpatuloy yung atake. Kasi nga, may attacking chances na ako eh, kapalit nung isang pawn. So dito po, after this, nag-knight c5 siya. Then dito, pause nyo ulit. Try nyo pong tignan. Try nyo pong hulaan yung tira ko. Pause nyo po for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. So dito po, ang tinira ko, knight takes d5. So malupit po, di ba? Bakit yan? Yan, kasi pag nag e takes d5, may knight f5, 'di ba?
Pag nag bishop takes d5 naman, yan. Pag nag bishop takes d5, c4 po ang plano ko dyan. Yan, tapos pag nag bishop b7, ganyan. Ganyan lang po, ganyan. May rook kay e1. So, bali ganyan yung plano ko. Ganyan po yung plano ko. May pressure doon. At yan po ang tamang gawin ng black. Siguro po medyo advantage siya ng onti. Kaya lang, malakas yung pressure ko. At unfortunately, hindi po yan ang ginawa ni Kuya Ino. Ang ginawa niya, e takes d5. So, after this, ginawa ko po knight f5. Then after knight e4, yan po, queen e3. So, makikita nyo, nisnab ko lang kasi syempre kakainin niya yung queen ko. Then after queen e3, queen e6. So, knight takes g7, rook takes g7, bishop takes e5. So, makikita nyo, ano na, umu-okay na yung position ko dito. So, wait lang ha. Parang may mali ha. May mali ako naalala dito, guys. Kasi itong laro na to, sa chess base ko po nakita. Chess base. May mali talaga. Wag po kayo magre-rely masyado. So, may mali po. Ngayon ko lang naalala. Kasi nga, hindi ko binabalikan tong mga laro dito eh. Ngayon ko lang po naalala. May mali sa chess base mismo. So, yung number one source ng mga games. Nagkakamali din pala sa pag-encode. Parang hindi ko po naaalala talaga na tumira ako ng knight takes d5. Nashock nga po ako eh. Yan. Yan, knight takes d5. Hindi ko po naaalala yan. Pero parang magbo-work siya. Kasi nga, pag bishop takes d5, parang wala na. Ang naaalala ko nga po dito, knight f5 ang tinira ko. Ganyan. So, transpose din po siya dun sa line. Nagulat nga ako sa knight d5. Sorry po guys ha. Transpose din dun sa line. Yan, transpose din, di ba? Kamukhang kumukha lang din pag dito ka dumaan. So, ganyan pala ang tama. Ewan ko ba't ganyan. Mali talaga itong ano. So, chess base po yan. Yan po yung number one source ng lahat ng players. Top players, chess base. Nagkamali po sa pag-encode. So, after this, same lang din. Wala yung unnecessary na bishop takes d5 kanina. Nahihirap yung position ko. So, after this, e takes d5. Knight f5. Knight e4. Siyempre, aalisin ko po yan. Pag nakain yan, alam ba, kumain ako dito. Talo pa po ako siguro dyan. Maaring may mga check doon, tas check doon, pero tagalit po yung white dyan. So, iiwas ko po yan. So, ngayon, may taktika ko nakain doon. Bitin tong knight, or may mga check pa ako doon. And then, another thing is, itong rook mabubuksan, may check din ako sa f8. So, marami na pong tactics na involved sa position ko. Then, after this, na queen e6 po siya. Kinain ko lang, knight takes g7, rook takes g7, bishop takes e5. So, dito po, hindi niya kinain. Kasi pag kinain niya, na-calculate ko na rin po yan. May kain ako dito. Alam ko may kain ako dito. Eh. Ganyan, no. Tapos may mga check po ako dun. Ganyan. For example, mag-queen c7 lang siya. May rook f8 check. Pag king d7, may bishop g4 check. Then, kain na po itong queen. So, na-calculate ko po yan sa laro. Kaya ang ginawa niya, nag-rook e7 lang siya. Para yung queen niya, andito pa rin. Depensahan yun. Then, yung rook iwas, syempre, tinutuwan ko yung rook na yun. Diba? So, nag-rook e7. Queen d4. So, yan po talaga. Usually, ganyan ako. Ayaw ko pong, hindi ko po yan i-alisin dyan porque tinutukan. So, after this, na king d7 siya, then bishop f6. So, kinukulong ko po itong rook na to. Pag nakain ko po yan, quality up ako, simple win na po yan. So, kinain niya lang, knight takes f6, rook takes f6, queen e3. Kasi pag chumik po dito, titirahan ko lang ng ganon, rook f1. Then, may mga check na ako doon sa g4. Then, lalamang na po ako dito. So, after this, queen e3, queen b4. So, malakas na po yung pressure ko dito. Kasi yung king niya nasa gitna. Eh. Then bukas-bukas po yung mga lines. Medyo panalo na po ito. So na queen g4, na queen c5 siya. Chumik lang ako dito. After king d8, queen takes g5. So sa ngayon, ako pa po ang pawn up. Pawn up ako. Tapos marami pa po akong attacking possibilities. So after this, nag-rook c8 siya. Queen g8 check. Then na king d7 siya.
Bishop G4 check. Then dito, panalo na po ako kasi ang lamang ko is quality up buong buo po. So after Queen C3, yan, tinututukan niya yung dalawang haro ko. Ito yung chance, nakita ko, exchange ko na yung queen. Kasi winning na po sa endgame. Lamang ako ng pawn up, quality up pa. Bishop take C8, rook F1. Oops, sorry. Rook F1. Bishop E6, then dito po, may pin doon. Kasi ina-avoid niya yung rook F7 eh. After Bishop E6, rook E1. So, ganyan. King D6, King G1, B5, C3. Sugswang na po siya. A5, A3 lang para hindi magawa ng pass pawn. So, after this, rook E8, King F2, G4. So, ang plano ko po dito, dahan-dahan ako pupunta doon. Oops, ganyan pala. Yan. Tapos, baka yung i-G5 ko, tapos i-B4 ko, then kakainin ko na to. After kain, kakainin ko po, then kain dito, then dire-diretso na yung pawn dito. So, ito po yung labang ko sa number one player ng Pilipinas na si GM Julio Sadora. Nanalo po ako dito, sinuwerte. Then, may mali din. Pasensya na po doon sa mali. Sa chess base po yun, na game. Hindi po sa own database ko kinuha kasi itong laro. Sa chess base lang. So, may mali sa pag-encode. Itong knight d5. Hindi ko naaalala tumira ako dyan. Nagulat lang din ako kasi nung pina-engine ko na, tagilid yung knight d5. So, knight ef5 pala dapat ang tira. Ganyan. Alam ko po ito ang tinira ko ha. Matagal na yung laro, 5 years na eh. Pero ito po ang sensible na tira kasi pag kinain, may knight takes f5 lang. So ito po yung laro ko. At hopefully, nag-enjoy po kayo. Kung nag-enjoy kayo, like nyo po yung video na to. At kung hindi din kayo nag-enjoy, i-like nyo pa rin. At syempre, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa YouTube channel namin. So, maraming salamat po mga pa-Jaffers. Hopefully, nag-enjoy kayo. At natuto din kahit papano. So, maraming salamat po.